Yo, what's up mga kablods? Me again, I'm back Christoph TV channel Buhay Abroad dito sa bansang South Korea. So mga kablod, kumusta? Mga kababayan ko, ate, kuya, kapatid, kumusta yung registration natin? Marami ba yung nakapagpa-register? At marami rin ba yung hindi nakapagpa-register? At sa mga pumasa sa KLT 18, congratulations po sa inyo, good luck. At konting kembot na lang, konting push na lang, at huwag kayong tawag dito, magsawang mag-share ng kaalaman po ninyo sa mga iba na nangangarap din na makapasa. Kung may mga nalalaman kayo, may mga nagtatanong, i-share natin sa iba. Sabi nga nila, sharing is caring. Nang sa ganun ay makatulong tayo sa kanila. Tandaan po natin, napakasarap sa pakiramdam na nakakatulong tayo sa kapwa nating tao. Dahil alam natin na pinagdaanan din natin yung ganun sitwasyon. Kaya kung sa palagay mo medyo nakakangat ka na sa iba, may mga nagtatanong, huwag kang mapagmalaki, huwag kang magdamot sa kaalaman, i-share po natin. Ito nga, kaout lang namin mga kabulol. So sa mga nagdaang video na ginagawa ko, puro na lang tayong paano magpa-register, anong gagawin mo para makapasa sa exam, tips and advice na lagi kong binibigay sa inyo. So para maiba naman for today's video, para to sa mga papunta na rito, ito yung mga importanteng bagay na dapat alam ninyo o kailangan nyong gawin pag nasa Korea na kayo. Siyempre paghahanda rin to, hindi lang ito sa mga nakapasa na o papunta na rito, para rin sa mga mag-exam pa lang. At the same time, magkakaroon na sila ng idea. So, upo lang tayo doon at pagpatuloy natin yung ating topic for. Siya nga pala guys, eto na po yung itsura ng aming garden ngayon. Yan. So, medyo ano na, tawag dito. Hindi na siya mukhang garden. Ang dami ng damo. Dahil tag-ulan, so madaling tumubo. At hindi na mamatay-matay yung dahon kahit na dinras cutter na yung banda rito, may tumutubo pa rin. So ayan, eto nga pala yung ubas namin mga kabulol. So hintay lang namin magkulay violet siya bago namin siya pitasin. So back to our main topic mga kablol. So mga kablol, ito nga isishare ko po sa inyo, ito yung mga talagang kailangan nyong gawin pag nandito na kayo sa South Korea. So number one, ano yung number one na kailangan mong gawin pag nasa Korea ka na? Una, number one, pagtungtong mo rito, kailangan mo nang asikasuhin ang iyong Wegukin Kadu. Yun ang tinatawag nila rito, Wegukin Kadu. Yun yung alien card, yun yung resident card natin dito, bulol na naman si kabulol. Yun yung parang visa natin. Yun ang pinapakita natin kada may check up ng ID natin. Yun ang pinapakita natin. Kasi may mga amo rito, pagdating nyo rito, kung hindi nyo pinapalo up, parang kahit alam nila, parang pinagwawalang bahala nila. So kailangan ipush mo yan. Matagal na yung isang buwan na magkakaroon ka ng alien card na tinatawag. Ang procedure kasi nyan, once na pagdating mo sa company, kinuha ka ng amo mo, kailangan yung that day na yon i-apply ka niya for alien card para maasikaso magawa na yung alien card mo. Ang kailangan lang dun is passport lang. Kasi yun lang naman ang meron kayo. Wala ka pa cellphone number ng ano, di ba? So, ang kailangan lang dun is passport. So, asikasuin yun kasi may mga sadyang nga dito na sinasabi ko gawa ng busy sila sa company, hindi na naasikaso. Baka hindi nyo namamalayan, tumatagal kayo, baka makampante kayo, baka may manita, mahuhuli ka. Bawal yun. So, kailangan na i-post nyo yung amo nyo, tanong nyo yung alien card nyo kung kailan niya ibibigay. Yan yung pinaka number one na dapat unahin natin. So, pangalawa, pag may alien card ka na, kumuha ka ng, sandali pala. Sa mga may dalang cellphone, alam ko, iba sa inyo, o karamihan sa inyo, may dalang cellphone yan pagpunta rito sa South Korea. Smartphone na yan. Marami sa atin na may daladalang ganyan. So, siyempre, pag may cellphone ka, anong kulang? Cellphone number. So, cellphone number, bago ka magkakaroon nun, kailangan mo bumili ng SIM card. Yan. Unahin yung bili ng SIM card. Bakit? Siyempre, may alien card ka na, umabot ka na ng isang buwan.
paano ka magpapadala ng pera. Dito kasi, napakadami mong option pagpipilian kung paano ka magpadala ng pera. May tinatawag na agent, which is yun yung tao lang na kausap mo. So, ang transaksyon doon, ang kalakaran doon, halimbawa, magpapadala ka ng 50,000 pesos sa isang agent. Ang kalakaran dito, kailangan tawagan mo muna yung isang miyembro ng family ninyo na katunay na na-receive na niya yung 50,000 pesos bago ka magbayad sa agent dito. May mga kaso kasi dito na hindi natanggap ng pamilya nila sa Pilipinas pero nagbayad sila sa agent. So, problema yon, hindi ho ba? Kaya kailangan maging wise kayo. Ngayon, kung gusto niyo ng safe at hindi ko ini-endorse to, mag-easy one kayo kay Sir Archie, yung Kev Hana. Hindi ko inaano to ha, hindi ko siya pinopromote. Kasi ito yung gamit ko noon pa. Kasi si Sir Archie sa mga hindi nakakalam, lalo na sa mga baguhan, dati siya yung namamahala, siya yung sumusundo sa inyo bilang isang EPS sa airport pa lang. Siya yung makakasama nyo sa training center. Siya yung mag-guide sa inyo kasi siya yung nag-guide sa amin. Kung paano yung culture nila rito, kung paano yung mga rules nila rito, at ano yung mga dapat natin kailangan na hindi natin gawin. Siya yung nagtuturo dati sa amin dito, kumbaga siya yung pinaka-tour guide namin nung bago kami rito. But hindi ko alam, parang pinalitan na siya o nag-resign siya. Resident siya rito, hindi siya EPS. Nagtatrabaho siya sa Kev Hana. So, ang kagandaan ng Easy One kasi, pag nagpadala ka ng pera, naka-insured yung perang pinadala mo. Once na magka-aberya, once na magka-problema ka, alam mo kung sinong kukontakin mo. Unlike sa mga ibang nakikita natin na mga kung paano ka magpadala ng pera, may centbe, may coin, o kung ano pa man yan, Western Union, o agent. Nasa sa inyo po yun kung ano yung gusto po ninyong paraan upang makapagpadala ng pera sa mga pamilya po natin. Pero ako, ini-encourage ko kayo na mag-easy one kayo. Kasi may mga case din ng EPS dito, yung hindi nila na-receive yung kanilang mga benefits, yung na-pending, yung mga benefits na dapat na makukuha nila, yung unclaimed benefits ang tawag doon. So kung hindi mo alam kung sino tatawagan mo o tutulong sa'yo, kawawa ka, hindi naman aasikasuhin ang amo mo yan. Kasi may mga sadyang name dito, pag natapos yung roster mo, yung period of sojourn mo rito, yung visa mo, in short, syempre may mga sadyang name na sasabihin sa'yo, to follow na lang yung ibang benefits mo. Papadala ko na lang, bigyan mo ko ng account number mo sa Pilipinas. Eh ang kaso, pag tumagal, syempre wala ka na rito. Wala ka na magagawa kung hindi inaasikaso ng sadyang name mo. Sino tatawagan mo? Kanino ka makikisuyo sa mga kaibigan? Palagay mo ba, aasikasuhin nila yon? Marunong sila magsalita ng Korean fluent. So, yun ang kagandahan kung may contact ka sa banko, kagaya na sabi ko sa'yo. Si Sir Archie, nagtatrabaho siya sa banko ng Kev Hana. May posisyon na siya doon. Tumutulong siya sa mga kagaya natin na EPS na kailangan yung secure yung mga perang pinapadala natin. Pwede kang mag-open ng savings accounts, pwede kang mag-open ng Easy One account para magpapadala ka ng pera. So, kung nagpadala ka ng pera ngayong umaga, mga bandang alas 8 o alas 10 ng umaga, mga by 4 o'clock or 5 p.m. ma-receive na ng pamilya mo sa Pilipinas. Mabilis lang din naman. At ang kagandahan lang kasi nun talaga, nandiyan si Sir Archie na andang tulungan tayo kung may problema tayo. Sila yung mag-aasikaso. Tulad kasi nun, nung nagpalit ako ng number, hindi ko siya kagad na-update. Nagpadala ako ng pera sa kanya, ay hindi sa kanya, sa Kev Hana, but nagkaroon siya ng technical error dahil hindi na-update yung number na bagong number ko. Kailangan kasi magpapalit ka. Hindi ko na-update sa kanya. So, ang nangyari, hindi na-receive ng pamilya ko yung pera, naka-hold siya. Hinold ng banko ng Kev Hana. So, nung tinawagan ko si Sir Archie, nakiusap ako, nakisuyo ko, and then nasikaso. Yan ang kagandahan ng may kontaka sa banko mismo kung saan ka magpapadala ng pera. At higit sa lahat, Pinoy. So, yun lang, senior ko lang po. Shoutout sa'yo, Sir Archie. Si Sir Archie, Kapampangan yan. At syempre, may alien card ka na. Yun yung Wego King Kado na tinatawag ng mga Koreano sa in Korean. May cellphone number ka na. Siyempre, 1 month ka na sa company mo. Magsasahod ka na yan. Siyempre, magpapadala ka ng pera. Kagaya na sabi ko, agent o kung ano man yan. Pero kung kagaya na sabi ko, mag-Easy One account ka, magbubukas ka ng savings mo or Easy One account mo sa banko. Anong kailangan dyan? Cellphone. Di ho ba? Yung cellphone mo, kailangan i-apply mo sa internet banking para magkaroon ka ng access kung paano ka magpadala ng pera sa banko. Internet banking ang tawag dito. Ang kagandahan kasi nun, sa oras ng sahod kasi dito, minsan, 10, 15, may katapusan.
At ang kagandahan nun, minsan magsasahod kayo ng hapon. O kung alanganin, halimbawa, Lunes, malayo yung ATM machine sa inyo. Paano ka magpapadala ng pera? Kaya napakahalaga ng may access ka talaga sa banko dahil on that day, pag-receive mo pa lang ng sahod mo, pwede ka na magpadala sa Pilipinas through internet banking. At ang gamit mo, yung Easy One account. Any kind of local bank dito sa South Korea, pag mag-open ka ng internet banking, is pwede. Halimbawa, Kebhana ka magpapadala, yung sahod na sahod kung saan inuhulog ng company niyo yung sahod mo sa IBK or sa KEB or sa KB, pwede mag-open ka ng Easy One account doon. And then pag nagsahod ka, itatransfer mo lang doon sa account number mo sa Easy One account. So automatic yun, yung Kebhana na yung magpapadala, magpaprocess papuntang Pilipinas, pero may charge yun. So yun ang kagandahan ng may Easy One account ka at internet banking. Hindi mo na kailangan umalis, magbike kung malayo ka. Kasi more on dito, malalayo yung mga ATM machine. Kung magpapadala ka ng pera sa agent, sa tao, o kung makikisuyo ka. Yun, hindi mo na kailangan na self-free at saka stress-free. Hindi ka na may stress kung paano magpadala. On that time na pag-receive mo na sweldo mo, i-transfer mo lang. Ilang oras lang, andun na. Boom, receive na ng family mo. So, ulitin ko, unang gagawin nyo, pagdating nyo rito, asikasuin nyo yung alien card. Pangalawa, magkakaroon kayo, gumawa kayo o bumili kayo ng SIM card. Pangatlo, pag may SIM card na kayo, requirement sa banko kasi alien card tsaka phone number. So, dun kayo makakapag-open ng Easy One account. So, proceed na tayo sa number 4. Ang number 4 naman, ito para sa mga mahilig gumala. Ang Korea kasi, isa ang Korea sa may magandang transportation. So, transfer ka lang ng subway, bus. So, hindi mo na kailangan maghintay para sa Pilipinas magabang ka ng jeep, tricycle o kung ano. Hindi. Dito, parang inter-connecting lang. So, magta-transfer ka lang doon sa isa-isa hanggang ma-reach mo yung area o yung lugar na pupuntahan mo. So, ang kailangan doon kasi dito, hindi uso dito yung magbabayad ka ng cash. More on dito kasi, ang ginagawa nila rito, parang sa MRT, pag magbabayad ka, di ba? Isang swipe mong ganun. Pero ang pangit kasi dun sa MRT, pag ginamit mo, minsan dalawang gamitan lang eh. Pero dito hindi. Bumili ka ng T-money. Bulo na naman si Bulo. T-money ang tawag dito sa South Korea. Bumili ka ng T-money dahil importante yun. I-charge mo, kargaan mo lang siya ng manon, matagal mo nang gagamitin. Kung long travel yung bibiyayan mo, pwedeng yung T-money. Ang T-money kasi naloload to kahit sa convenience store. Pwedeng GS25, pwedeng mini stop at saka 7-Eleven. So at saka mismo sa subway station pwede mong i-charge yung T-money. So yan ang kagandahan dito sa South Korea. Yung T-money niyan, basta't meron ka diyan kahit saan, pwede mo nang libutin ang buong Korea gamit ang T-money. Yan ang kagandahan diyan. Advantage to sa mga talagang gustong gumala pagdating nila sa South Korea. Yan ang tandaan niyo, yung T-money na tinatawag upang pagdating nyo rito, hindi kayo aanga-anga, siyempre, hindi nyo pa alam, baka nahiya kayo magtanong, punta lang kayo sa mga convenience store mini stop, sabihin nyo, T-man, pwede kayong mag-ax doon, bumili, at mag-recharge. So, kuha nyo, gets nyo mga kabulol. At panglima, siyempre, pinaka-importante ito sa lahat, huwag kayong makalimut magpadala ng pera sa Pilipinas, lalo na dun sa may mga naka-utang dyan, alam ko marami sa atin naka-utang kagaya ko. Baka malimutan natin yung obligasyon natin paghawak natin ng malaking pera, sahod. Shoutout nga pala sa mga baguhan, first-timer na nakatutong ng South Korea, nag-isang buwan na at na-receive na nila yung sweldo nila. So, kumusta? Magkano yung pinadala yung pera? 40,000 ba? 50,000 ba? 60,000 ba? So, anong pakiramdam mga kabulol, kaibigan, kapatid, madam, sir, na nakakapagpadala ka na ngayon ng ganun kalaking halaga ng pera na dati pinapangarap mo lang? First time mong sumahod ng ganong kalaki at nakapagpadala ka. Shoutout po sa inyo, sana mapagtagumpayan nyo yung pananatili nyo dito sa bansang South Korea matapos po sana ninyo yung kontrata po ninyo. And mabalik tayo sa ating topic. Ayun mga kabulol, huwag natin kalimutan magpadala ng pera. Tandaan po natin, hindi ka magiging successful o hindi ka magiging matagumpay na tao kung dito ka lang sa South Korea nagiging parang big time na tinatawag. Yung kada may labas na bagong model ng Jordan shoes, laptop, iPhone, bili ka ng bili. Dito, ang ganda ng buhay mo, pero pag-uwi mo ng Pilipinas, nga wala kang ipon. Di ba pangit yun?
ilagay nyo lagi sa isip nyo, di baling magmukha kang low class dito sa Korea kasi, bakit? Wala ka naman mga talagang mga kaibigan dito, yung family mo, hindi ka naman nila nakikita, kahit ano lang yung suit mo, mamalengki ka, magtipid ka. Pero pag uwi mo naman sa Pinas, doon nila makikita kung gaano naging maganda o gaano kalaki ang pagbabago ng buhay mo. Sa mga kaibigan mo na dati minamaliit ka, pamilya nyo na dati inidiscriminate ka, yung mga tao mababang tingin nila sa'yo. Di ba mas maganda yun, mas magugulat sila. Unlike dito ka sa South Korea, magyabang, bibili ka ng relo, sunglass, bago lahat, sapatos, wala hanggang umuwi ka, wala kang ipon. Alalahanin po natin yung mga binili nyong gamit, mga iPhone, laptop, Jordan shoes. Pag uwi mo ng Pinas, pag wala ka ng pera, pag gusto mong ibenta yan, hindi mo yan mabibenta sa halaga na binili mo. Baka nga higit pa sa kalahati. Baka nga yung iba nga, makikipag-swap ka lang. Di ba? Real talk lang mga kabulol kapatid. Pag nandito kayo, i-grab nyo yung opportunity. So yan guys, shoutout time muna tayo sa mga kapatid natin na solid subscribers, solid nanonood sa mga video na ginagawa natin. So, shoutout po kay Lemon. Sabi ni Lemon, salamat kabulol, isa na namang motivation message ang narinig ko ngayong araw. Salamat ng marami kabulol. Isa lang ako sa mga nangangarap dati, nagpupursige kung paano mag-study ng Korean, at ngayon po ay isa na po ako nakapasa sa KLT 18, aspirant po ako, at ako po ay 21 years old pa lang. Isimot ang takbo ng pag-apply ko papuntang Korea pati sa mga register ko. At ngayon, nag-aantay na lang po sa finalist ng mga passers. Salamat kabulol. Ipagpatuloy mo lang yan. Marami ka pang matutulungan. Mamomotivate sila sa mga videos mo. Salute ako sa'yo, kabulol. Sana maging tuloy-tuloy na ang journey to. So, di ba? Ganda ng message ni Lemon. So, kapatid na Lemon, shoutout sa'yo, sir. Kung tunay mo mang pangalan to, kung ano. So, good luck po at congratulations po. At ganun din po kay William Gomera. Sabi po ni William Gomera, idol, waiting na lang ako, kontrata ko, idol, may employer na ako. Idol, salamat kay God. Salamat sa motivation nyo, idol. So, salamat sir, congratulations, napakagandang balita. Waiting na lang siya ng kontrata niya, may employer na daw siya. So, good luck po. Good luck. Good luck po sa inyo, sir. Excited lang akong i-good luck po kayo, kaya nabubulo si Kabulol. So, sana all sa mga nakakapanood ng video ko, huwag kayong mawala ng pag-asa. Dati lang mga nanonood sa mga video ko to, nagtatanong. Ngayon, medyo umuusad na yung kanilang pagtsatsaga talaga. Tsagaan lang po talaga at trust the process. Enjoy nyo lang po ang proseso, mga kapatid. At kaya ano ito? Guybert Gamo, Lods, pa-shout out ulit. Isa po ako sa passers this KLT 18, waiting na lang ako announcement ng finalist of passer. Di kasi malinaw kung saan kota kukunin yung 1,396 nasa memo. Sana mapasama ako. Wow, congratulations din po sir. Ito, isa rin po siyang nakapasa sa KLT 18. So, congratulations sa inyo sir. Shoutout po sa iyo, Gilbert Gamo. Good luck po. Huwag kayong mawala ng pag-asa, tiwala lang. Sigurado positive ang mangyayari sa iyo, sir. Huwag lang kayong mawala ng pag-asa. At ganun din kay Kem Bales, salamat kabulol, malaking tulong kayo mga vlogger na magbibigay information para sa mga aspirant. Isa po ako sa solid supporters nyo. Nandito na rin po ako sa South Korea. Pa-shoutout na lang po sa next video. Wow, Kem Bales, shoutout sa iyo sir, nasa South Korea na rin siya. So talagang nakakataba ng puso yung mga dating nag-message, nagtatanong talaga sa akin kung ano yung gagawin nyo, ganito, ganapapat. Ngayon nasa Korea na sila. So sir, good luck po, sana all, sana yung iba naman nangangarap mapa-line up na. So, sana huwag kayong mawala ng pag-asa sa mga nanonood sa mga video ko, kagaya nila dati. Dati lang silang kagaya nyo, ngayon nasa Korea na si Kem Bales. So, di ba, ang galing? So, ingat po sir, welcome. Pagbutihin nyo po yung panibagong journey ng buhay ninyo dito sa bansang South Korea. At ganun din po kay Yoge Lamora. Kabulol, palagi ko pinapanood mga vlog mo. Pa-shoutout naman ako sa sunod na vlog. Salamat sa pagiging inspiration. God bless po. So, salamat ng marami. At welcome po sa inyong pasasalamat, sir. Always welcome po. Shoutout po, Yoge Lamora. So, ingat po kayo. Stay safe and God bless. At ganun din po kay Silent Watcher. Sabi ni Silent Watcher, salamat, Lord, sa mga tips mo. Hindi ako magsasawa makapanood ng mga vlog mo. God bless you. Ingat palagi. See you soon, Kim Chilan.
bago 1 month subscribers always. Wow, salamat, salamat. Fighting lang, yan ang maganda, fighting spirit. Positive lang. So ipagpatuloy mo lang yan, bro. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Pasasanay, makakamit mo rin yung mga bagay na minimiti mo sa buhay. Huwag ka lang susuko. Pag sinuko mo, tinanggap mo sa sarili mo, mas lalong walang mangyayari. Hanggang dun ka na lang talaga. At kaya Jevine Klein General, tama ba yung pronunciation ko, kapatid, sa pangalan mo? Jevine Klein General, sana makapasa this coming CBD exam, Kabulol. Pa-shoutout po. Special shoutout sa iyo, Jevine Klein General. Sana, huwag ka mo walang pag-asad. Tiwala at dasal lang. Pasasanem. Ibibigyan niyo, ipapagat para. So yan, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. So buhay abroad ko dito pa sa South Korea, hindi lang sa South Korea. Sa mga nangangarap o nasa ibang bansa ka man, baka makarelate ka at mamotivate na rin sa mga video na ginagawa ko. Ito yung realidad, tunay at hindi scripted na sineshare ko sa mga kababayan natin, sa mga nanonood. Ang nais o hangarin ng video ko para makatulong tayo kahit sa maliit na bagay man lang, makatulong tayo sa kanila. Kasi napakasarap sa pakiramdam na nakakatulong tayo. At alam natin yung mga tinutulungan natin, may pagbabago, may progress sa buhay nila. Kagaya ng mga nagko-comment, nagpapa-shoutout sa akin, siling isa sa mga patunay na talagang sinusuportaan at nakakatulong tayo sa mga video na ginagawa natin. Kaya naman, nandali sa inyo, lagi akong magpuporsige kung ano yung mga nalalaman ko rito, nakahanda akong i-share po sa inyo. So hanggang dito na lang yung video natin. Maraming maraming salamat sa mga subscribers ko dyan. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pindutin nyo lang yung bell button. Ilagay nyo po sa all para ma-notify ko po kayo sa tuwing may bago tayong video na gagawin. And then guys, huwag nyo pong kalimutan lagi, magdasal tayo sa taas. Siya lang talagang higit na nakakaalam kung ipagkakalob niya. Kailangan natin ang gabay natin, kahit anong aral mo, kahit anong pera na dami ng pera mo para makapasa ka, makapunta ka ng Korea. Kung hindi will talaga ni Papagad sa'yo, hindi ka makakapunta. Kaya kailangan talaga ng gabay niya. So yun lang mga kabulol, magkita-kita tayo muli sa susunod kong gagawin video. Huwag sana kayo magsawa manonood sa ating mga video na ginagawa. Ito po muli si Christoph TV Channel, buhay abroad ko dito sa South Korea. Annyeonghaseyo.